So yun na nga mga kabarangay. Wait lang, natatawa kasi ako. Kwentuhan muna tayo mga kabarangay. Ano? May nag-chat kasi sa akin, batchmate ko ng high school. So, nagtanong siya about crypto, ganyan-ganyan. Madali lang daw ba? Sabi ko naman, mahirap. Sabi ko, nagpapaturo mag-crypto. Sabi ko, mag-aral ka muna, huwag ka muna mag-invest or mag-trade. And to cut the long story short, kasi sabi niya, pauwi na siya ng Pinas, gusto niyang matuto sa crypto or trading, sabi niya. Sabi ko, willing ka bang masunugan ng pera? Sabi ko, tinanong ko. Okay naman daw, basta unti lang naman daw muna siya mag-start. To cut the long story short, kasi mga kabarangay, tapos tinanong niya, ikakasal na kasi ako pag-uwi, tapos mag-apply na lang ulit pabalik ng abroad if ever man. Ikaw ba, kailan kayo kakasal? Sabi ko naman, focus muna ako sa sarili ko tsaka sa family ko. Ano, self-improvement ako. Doon ako nakafocus. Tapos sabi ko, kapag tamang tao na ako, at tsaka kapag nakita ko na yung tamang tao para sa akin. Okay na muna ako sa pagiging single, di ba? Pa-tiktok-tiktok lang, tawa-tawa mang isa, no? Okay na yun, di ba? Ayun. Patulog na ako, bigla akong kinabahan sa tanong eh. 24 pa lang naman ako, di ba? So, bata pa. I'm not rushing eh. I'm not rushing in life, di ba? So, ayun. Wala lang, kinabahan lang ako sa tanong, kailan ako ikakasal. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko feel, ano. Siguro tsaka na, pag mga nasa 30 na, o 35. Kasi mga Koreano dito, sinasabi talaga nila, kinakasal sila, mga 30, 35, mga ganyan. Ayun, ganoon ang buhay ng mga Korean kasi dito. Yung iba lang ha, hindi ko alam sa iba. Ibang Korean kung mga ganyan nagpapakasal. Focus muna tayo sa sarili, self-improvement, purpose, family. Tsaka na yung kasal. Diba? Hindi pa ako yung tamang tao para dyan. Diba? So that's it mga kabarangay. Ito lang yung vlog natin bago tayo matulog. So follow nyo ako sa Facebook page ko at saka YouTube. Gusto ko maging ano eh. Wala lang, content creator na walang topic. Wala lang. Yun lang. Next time ulit. Bye. Good night.